si Juan Paulo Kalamlam. Magandang hapon sa iyo, Juan Paulo. Tony Velasquez po ito. Magandang hapon, Sir Tony, at salamat sa pag-imbita sa akin, no, bilang kinatawan ng NHCP. Opo. Tama ba yung basa ko? Heraldry section? Heraldry, sir. Heraldry. May R sa dulo. Heraldry. Oh. Ano po bang, pinatutukuyan ng heraldry? Opo. So, sa konteksto pong ito, yung heraldry, kami po yung naatasan na i-implement po yung nabanggit niyo po na batas, no, yung Republic Act 8491 o yung Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ah, so, nandiyan po yung flag, anthem, seal. So, kumbaga, omnibus na siya, no? Pinaghalo-halo mga lumang batas, mga lumang executive order na naging isang RA 8491. Basta pag sinabing heraldry, ang pinatutukuyan yan ay yung pagpapatugtog ng ating pambansang awit. Tama ba? Kasama yun, sir. Kasama na yun doon. Oo. Tama ba yung pagkakabasa ko doon sa batas, Sir Juan Paulo? Kasi yung nakalagay doon sa flag code, maaari naman na may kapangyarihan din ng Pangulo na magsagawa ng pagbabago, no, sa flag ceremony. Pero kinakailangan bang on the recommendation po muna nung Nooy NHI, ngayong NHCP? Ayun po. No? So, yung pagdadagdag po ng mga himno ay prerogative po ng Pangulo bilang chief executive, no? Okay. Bilang kasama po ng kanyang slogan po, no, or banner na hindi naman na po bago sa ating mga presidente. For example, si Ramos po, di ba, may Philippines 2000, no? Si Ninoy, no, may bagong ano, may tuwid na daan, no? Oh, yes. Yan. Okay. So prerogative po ng presidente at hanggat hindi po nito binabangga o nagko-contradict sa nasabing batas, eh pwede po niyang gawin ito through an executive order. Okay. Itong ginawa niya ay memorandum circular, no? So katumbas na rin ba ito ng executive order? Hindi po, sir, no? Pero yung memorandum circular, may coverage lang po siya yung mga executive offices po, no, na yun naman po pag-i-issue. Opo. Hindi naman po covered ng bagong Pilipinas na requirement yung lahat, no, kumbaga may mga specific lang. Nabanggit nyo na may mga nakaraang administrasyon, no, katulad po nung Ramos administration or ng Pinoy administration, may kanya-kanya po silang slogan. Okay. Pero doon po sa mga administrasyon na yon ay hindi naman ho nila kinailangang ikabit yung slogan nila sa flag ceremony. So, ibig sabihin ho ba nun, parang pag ginawa ito ng isang administrasyon, ay magiging license na rin ito for other succeeding administrations na ikabit nila yung kanilang slogan sa flag ceremony? Ayun po, no. So, yun nga po, at least po, no, sa pagkakaalala ko, ay wala naman pong naging president po, no, na ibang so mga ginito na nag-require po, no, ng paglagay ng hymn at pledge po, no, bilang parte ng kanilang slogan, no. Pero nasa Pangulo din po 'yun, no, through memorandum circular nga po at executive order na isama po 'yun sa kanyang mga paraan para isama po, no, sa kanyang brand yung paglalagay po ng ganoon. Although may mga nagke-question nga po, sir, kasi yung flag ceremony, syempre ang ating pong kumbaga mga symbolism dito ay para po sa buong bansa, no? Kunwari, siyempre, yung pag-aangat po ng ating watawat at yung pagbigkas po ng panatang makabayan. Pero kung ito po ay dinagdagan pa nga ho, no? Katulad nito, Bagong Pilipinas Hymn, na alam naman natin na ito ay parang produkto lamang, siyempre, no? Nung isang administrasyon, kumbaga ito ay parang political advocacy niya, kasama na rin dito yung Bagong Pilipinas Pledge. Hindi ho ba kaya na parang nakukulayan ng politika ang isang seremonya na dapat ay apolitical? Kumbaga ito ay para sa buong bansa, hindi para sa mga dun sa nanalo lamang sa eleksyon. Ayan po, no. Kung ano po, no, titignan natin ang maigi yung batas, hindi naman po siya nagbabawal na sundan ng mga hymn at pledge yung flag, yung national anthem at yung panunumpa sa watawat. Ang nakalagay po sa batas, una po, kailangan po simple and dignified po yung ating flag raising ceremony, no? Payak lamang siya at marangal. At nare-require po yung flag, habang tinataas po yung flag, may national anthem na susundan po ng panunumpa ng katapatan sa watawat, no? Yes. So hanggang doon na lang po yung ending nung batas. Nung flag raising, nung batas. So
For example, sa mga LGU po, pwede tayong magsumunod ng ano no, ng hymn, ng ating municipal hymn or city hymn, no? Sa mga school, may mga school hymn din po tayo na pwedeng idugtong, no? Doon po sa naunang dalawa na national. So, ang interpretation po namin dito is ganun din po, no, na mga under naman po ng executive offices yung lalagyan ng kalagdagan na hymn at pledge, hindi naman po ito pang buong bansa. Ah, okay, sige. Pero base po sa syempre yung mga symbolism, 'di ba, na kaakibat po nitong flag raising ceremony, mangyayari po ba na pwedeng magdagdag ng symbolism ang kahit na sinong nakaupong pangulo kung ito ay parang nanggaling, no? Dun sa kanyang plataforma na ginamit ng kampanya, kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng ating pong mga tagapakinig at tagapanood na ginamit niyang campaign slogan yung Bagong Pilipinas bilang kandidato hanggang sa siya ay naging pangulo na. Ayun po, no. So sa tingin po namin, hindi naman po siya problema hanggat hindi po nauunahan or napapalitan yung national anthem. So yun po yung mahalaga dahil po sa mga ganito po, no, sa symbolism, sa protocol, may importance po yung kung sino po yung o ano po yung nauuna. So po hanggat nauuna po yung national anthem, okay, at yung pledge to the national flag, wala pong problema. So okay, ganun din po yun sa mga municipal hymns, school hymn, no. As long as doon lang po sila sa likod, kumbaga, no, nung ating mga national anthem. Tapos may nabasa rin ako dun sa batas, no. How do I call you pala, sir? Is it Juan or Paolo? Sorry. Paolo po. Paolo na lang. Sir Paolo. May nabasa din ako dun sa batas, and I don't know kung if I remembered correctly, no. Kung habang pinapatugtog po yung national anthem, ay taliwas, no, doon sa sabihin na nating paniniwala o espiritual na paniniwala daw, no, nung isang mamamayan, ay maaring ano ba yung tawag dito, na hindi na niya kailangan yung gumawa ng hand gesture, no, na ipapatong niya yung kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib, or kailangan lang mag-stand at attention. Meron nga bang ganong portion doon sa batas na yun, Sir Paolo? Hindi po siya sa batas per se, pero nagkaroon po kasi ng Supreme Court decision tungkol dito. Dahil po mayroon po mga may kasama po sa religious affiliation nila o sa religious belief nila na wala po silang kikilalanin na bansa, no? Kaya po hindi sila nag-gesture ng nagsasalut po, no, nung naglalagay ng kamay sa dibdib. Oo. At hindi po umaawit. Pero ang naging decision po ng korte dito ay mas mananaig po yung religion nung tao dahil yun po ay nasa mismong konstitusyon. Whereas ito pong RA 8491 ay Republic Act lang po. So, kumbaga sa hierarchy of laws, mas mataas po, no, ang spiritual yung belief, right nung tao dahil ito po ay naka-embed, no, sa ating konstitusyon. So, yung so, right as long ng tao. Rights ng tao, sorry po. Rights ng tao meaning not necessarily yung right niya to his religious or spiritual beliefs. Opo, yes sir. Opo, yes sir. Yun po. So as long as ginagawa po niya ito as part of his religion po, no, hindi lang dahil para mabastos yung anthem or anything, no. Okay. As long as strictly dahil sa relihiyon niya, mapinapayagan po iyon. Kasi naisip ko, kung yun ay kumbaga mayroong exclusion, di ba, dun sa batas, kung sino yung parang hindi pwedeng hindi sumunod, pwede rin bang hindi sumunod yung mga hindi naniniwala sa Bagong Pilipinas na ayaw nilang kantahin ito or manumpa dun sa Bagong Pilipinas pledge? Ayun po, no, dahil lang sa batas po o nag-implement po nito is memorandum circular po, no. So may iba po na mechanism, no. Ang hindi po pagsunod sa isang memorandum circular. So more on Office of the President po ang mag-handle nito kaysa violation ng batas, no. So magkaiba po yung kung paano i-handle yung implementation ng MC, no, memorandum circular versus sa batas. So sa nakalagay naman po sa MC, no, na yung PCO po ang bahala po, no, na magpatupad. So siguro po magkakaroon pa po yan ng internal na discussion kung sino po yung mag-i-implement nitong Bagong Pilipinas hymn and pledge. Kung meron nga po na mga
hindi po gusto no na isagawa ang mga ito. Kahapon po nung nakausap po namin si Senate Minority Leader Coco Pimentel, sabi niya from a lawyer's point of view na ito po ay kumbaga memorandum circular na may dinagdag po no doon sa pagsasagawa po ng flag ceremony. Sabi niya, in a sense, medyo parang binago mo yung pagpapatupad doon sa batas. At sabi niya, hindi yun daw dapat ginagawa yun ng by mere memorandum circular. Kung hindi dapat, ito ay ipasa sa Kongreso bilang panukalang batas para mapag-aralan daw kung ito ay dapat nga bang pag-amyenda sa existing flag law. Sa tingin niyo ba, Sir Paolo, meron ho bang lohika yung gano'n pong argumento? Ayun po, no. So una po sir, gusto ko pong linawin na hindi po ako abogado, no. So ano po 'yan, may legality po no na ginagawa po talaga ng mga experto tungkol diyan. So ito pong sasabihin ko ay batay lang sa experience namin sa NHCP, no. So ang flag ceremony po, very fluid po 'yan, no. At very kumbaga giving po no sa mga gustong magsagawa nito. So nabanggit ko po kanina na ang requirement po lang ng flag law is to, yun po, no, yung flag raising, anthem, then yung panunumpa ng katapatan sa watawat. Then after po nun, may leniency na po, no, kung ano po yung gusto natin gawin afterwards. No. Pero again po, itong legality po yung i-check natin, kailangan po natin itong ipaubaya po no, doon sa ating mga eksperto sa batas. Ayun, okay. Tama naman kasi mahirap nga naman din makilatis kung meron bang tawag dito proseso na kailangan pa hong gawin eh bago po natin maisagawa itong medyo pagbabago sa flag raising ceremony. Pero sa pagkakaalam niyo ba, Sir Paolo, ito ho lang ba ang unang pagkakataon sa kasaysayan po ng Pilipinas no na mula po tayo ay nagkaroon ng demokrasya na meron pong idinadagdag sa flag raising ceremony or tama ba panahon ng martial law, di ba pinapakanta din yung ang bagong lipunan hymn, di ba? Opo, pero sa pagkakaalam ko po hindi po siya na-embed po sa batas, no. Baka may executive order lang din or memorandum circular, no. Pero ano lang din po, ito pong mismong RA 8491 ay nagbago rin naman po throughout time, no? For example, yung panunumpa ng katapatan sa watawat, later na po yan dumating na requirement after the anthem. Okay. So dati po, flag raising, then anthem lang. Then may dinagdag po, no? And dati nga po may kalituhan pa kung panatang makabayan o panunumpa ng katapatan sa watawat. No? So ang nasa batas po is yung panunumpa ng katapatan sa watawat. So yung panatang makabayan, well, hindi po siya kasama doon sa batas. No? Baka po sa school or sa DepEd circular, no? Hindi po po sigurado. Pero yun pong mismong batas, nag-undergo din po siya ng mga changes. Dahil nasabi ko nga po na 1998 fluid lang po itong batas. No? So yung mga previous po na procedure sa flag raising. Mas fluid. Nagkaroon din po, no? Nagkaroon din po ng mga pagkakaiba. Oo. Eh kahit nga yung panatang makabayan eh nagbago din ho, di ba? Yung mga pangungusap dito sa mismong oath, di ba? Sa pledge of ano. Opo, sir, totoo po 'yun. Oo, dahil kapag ganun ho ba na may mga pagbabagong ginagawa, kailangan din ho pumasa yan sa NHCB. Kasama po kami sa eco-consult, sir, dahil po yung RA 8491, kung babaguhin po yan, sa ano po yan, sa legislative branch po yan babaguhin. No? Pero for sure po, kukunin po ang NHCP dyan as magko-comment po or consultation po. Dahil kami po yung inatasan ng batas na i-implement po itong RA 8491. So kami po yung may data, kami po yung may experience kung paano po tumakbo, no? Throughout its parang 20-something years, no, itong ating RA 8491. Actually, ako nga, naalala ko pa, medyo yung sinaunang version pa nga ata ng panatang makabayan naalala ko. Tapos nung tinitingnan ko, nagre-research ulit ako, Sir Paolo, binago na nga pala. No? Kailan nga ba huling ano to, ni-revise? Yung batas, sir, 1998 na po siya ginawa. No? Hindi pa po siya na-amendahan since then. Pero binigyan din po ng kapangyarihan yung NHCP na magpatupad at gumawa ng implementing rules and regulations, yung IRR. No? So yun po yung mga nitty-gritty, no? Kumbaga finish out namin yung batas. Yeah. At ito rin po yung mas madaling baguhin dahil within the NHCP lang po ito
pwedeng ba ano no mababago siya within the NHC. Hindi na po kailangan amyendahan yung batas, which is a more tedious workbook, no. So ano ba ang ating ano ngayon ng sinusunod na panata, mga kabayan? Yung anong simula niya? Hindi na siya yung iniibig ko ang Pilipinas, hindi ba ganoon? Paano nga ba? Ako ay Pilipino, no? Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanya sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. So ano yun, sir? Yung sequencing ng apat naging point of discussion. Ba, sino ba dapat mauna? Makatao, makadiyos, no? So kasama po yung NHCP do sa... Nagpuo niyan. May mga comments po kami regarding. Yun ay panunumpa sa watawat, yung binanggit nyo ngayon. Opo. Tama. Iba pa yung panatang makabayan, di ba? Opo, sir. Iba po yun. So, yun po yung wala sa batas. Ah, I see. Pero yun yung madalas na nire-recite sa mga paaralan. Di ba? Opo, sir. Opo. So, yun po. Baka within the DepEd po yung, baka yung policy po, no? Kung paano nirequired po yung paglalagay po. Iba, ibang ahensya nga pala ito, ano? So, dahil yung iba, I think ang sabi ata ng Senate, ni Senate President Chief Escudero, hindi naman daw sila obligadong sumunod dito sa Memorandum Circular dahil para nga daw sa mga ahensya lamang ng pamahalaan under the executive branch. No? So, yun ang parang distinction ng Memorandum Circular. It's only for executive branch offices. Tama po, no, Sir Paolo? Yes po, dahil memo circular po siya, nung hindi po tayo pwede magbigay ng MC sa kabilang branch of government. Okay. Sige, alam niyo kasi marami mga siguro allergic dun sa ideya nga na may madadagdag dun sa flag ceremony. Lalo na't kung ang idadagdag ay hango dun sa naging yung slogan nung para dun sa kampanya nung nanalong Pangulo. Sa inyo naman palagay, basta sabi mo hindi to anong tawag doon, bumabangga, kumokontra doon sa diwa nung ating mismong panunumpa sa watawat at doon sa ating pambansa awit, okay lang yon. Yes, sir. Opo. So hangga't ano po, nauuna pa rin, no, hindi pwedeng baguhin o unahan o tanggalin, no, yung national anthem at yung pledge to the national flag. Kaya ang allergic lang po dito sa Bagong Pilipinas Hymn at Bagong Pilipinas Pledge ay yun po kasi mga nagbabalik po yung alaala po ng Bagong Lipunan Hymn. Sir Paolo, pinanganak na ho ba kayo noong panahon ng martial law? Ako hindi pa, sir, pero maraming kwento. Oo nga po, kaya parang nangyayari, nagkaroon ho ng kulay dahil nababalik ho sa alaala ng iba, lalo na yung mga nakaranas po ng medyo masasabi natin mga pang-aabuso, no, noong panahon ng martial law. Na allergic sila na mayroong mga ganitong klaseng mga idinadagdag na aspeto sa ating flag ceremony. Kung ito ay, yun na nga, parang hango dun sa naging kampanya nung nanalong kandidato. Pero kapag gano'n naman po, may, sabi nyo, fluid naman, ano, may leeway para idagdag yung mga ganong symbolism. Yes, sir. Pwede po. No? So, kumbaga, kung sino ang nanalo, siya ang pwedeng magdikta kung ano ang pwedeng gamitin at hindi. Sir Paolo. Opo, pero on a bright side naman po, dahil di naman po siya nalagay sa batas, pwede rin po siyang tanggalin. Afterwards. Kahit yung present administration, pwede rin po niyang itanggalin. Oo. No, yung MC. Yeah. Kasi kumbaga, kung sino man ang susunod na administrasyon, eh hindi na siya obligado na sundin ito. Kailangan pa niyang i-repeal yung MC. Ganon. Yes, sir. Alright. Basta... ating flag ceremony ay dalawa lang naman yon. Ang basic components ay yung pag-awit, di ba, ng pambansang awit at yung pagbigkas ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Sir Paolo, maraming salamat po sa paglilinaw na binigay niyo patungkol po dito sa ating pong flag law at ito pong bagong MC nga na nag-oobliga po sa mga kawaninang mga ahensya under the executive branch na kantahin itong bagong Pilipinas Hymn at gawin yung panunumpa do sa bagong Pilipinas Pledge. Thank you so much, Sir Paolo. Salamat po, salamat. Salamat. Yan po si Juan Paolo Calamlam, ang section head po ng Heraldry Section ng National Historical Commission of the Philippines. Ito po yung dating National Historical Institute of the Philippines.